Sumunod naman tayo sa susunod na aralin, ang gomburla at kung paano naging malaya ang mga Pilipino sa mga Kastila. Meron ba sa inyo na kahit may kakaunting kaalaman tungkol sa ating aralin? Wala nakakaalam? O siya, sige. Ang gomburla ay ang pinaghalong pangalan ng tatlong martir na sina Francisco Gomez, Jacinto Zamora at Jose Burgos. Kilala sila bilang mga kritiko sa paghawak sa kapangyarihang relihiyoso ng mga praile. Ang tatlong martir ay charged for treason at sedition. So iyan ang ibinangga na kaso, no? Dahil dito, idinawit sila sa pamamagitan ng garote sa harap ng publiko noong Pebrero 17, 1872. Ang garote ay isang instrumento na ginagamit sa pagsakal ng isang tao. Ginawa nito ng mga Kastila dahil ito ay magsisilbing pananakot sa Pilipino na huwag nilang sinupan na lumaban sa Kastila. Or else, may mangyayaring hindi nila ikakalala. Padre Burgos! Padre Gomez! Verdugo! Padre Zamora! Algunas últimas palabras? Verdugo! Padre Burgos. Observen el garrote. Así sufren los traidores y herejes. Verdugo. Pinatay ng mga otoridad na Espanyol? Ano? Ano daw sabi? Sabi dito, pinatay daw yung mga Pilipino dahil daw nagtataksil daw sila sa Espanyol. Pagtataksil? Mga pare? Nagbabalak-babak sa akin ang otoridad? Sino-sino yun? Mariano Gomez, Jose Burgos, at si Jacinto Zamora. Paano naman nila nasabi na maghimaksik yung mga pare? Tas laban pa sa pamamahalan na Espanya. Gusto kasi na tayo patahimikin. Pigilan tayo sa ideya ng pagiging malaya. Siguro pag inisip nila na ginawa nila ito sa atin, mapapatahimik tayo. Kaso hindi na, Maria. Hindi naman tayo karapat dapat gawin alipin nung simula pa lang. Ipapaalam natin to. Sa dami-daming Pilipino na nagdurusa dahil sa Espanyol, wala pa rin tayong gagawin? Mabuti yung pagkalating balita. Tara na! Thank you.
at sumadomest. Unitin ang sedula! General Myung, oras na po para magdalampati. Panatag nating na itataguyod ang ating sarili at ang ating bansa ngayon dahil sa mga dakilang bayani ng ating bayan. Kaya sa pagtitipong ito, buong lugod nating kinikilala ang ipinamalas nilang tapang, kabayanihan at sakripisyo sa ating tinubuang lupa. Ang pagiging makabayan, katapangan at pagsasakripisyo, ito ang mga katangiang gumabay sa atin para sa ating kalayaan. Ito ang mga katangiang patuloy na gagabay sa ating kasalukuyang pakikibaka upang bigyan ng bagong kahulugan at kabuluhan ang kalayaang ating napagtagumpayan. Subalit, paniguradong hindi matatapos ang pakikipaglaban sa pagkamit ng kalayaan. Dahil laging nariyan ang banta ng muling pananakop, ng muling pang-aabuso, ng muling pagkamkam, hindi lang ng mga dayuhan kundi maging ng mga makasariling puwersa dito sa ating mismong bayan. Ginugunita natin ng taimtim ang pawis, dugo at buhay na kanilang inialay para sa ating kapakanan, kalayaan at kinabukasan. Dahil sa kanilang sakripisyo, gumaan ang mga suliraning pinapasan natin sa buhay at sa lipunan. Inialay nila ang kanilang lakas at kakayahan hindi para sa puri o gantimpala, kung hindi upang pagtibayin ang diwa ng pagkakaisa at upang makamit ang ating mga pangarap para sa bayan. Kaya naman, dapat lamang nating pahalagahan ng wasto ang ating kalayaan at ibaling ang ating mga kinikilos ng ayon sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Huwag nawa natin ikulong ang ating mga sarili sa hidwaan at paghihilahan pababa. Sa halip, maging instrumento tayo ng pagkakaisa, ng kapayapaan. Naway maging tanda ang araw na ito upang magpunyagi pa tayo sa pagkamit ng pagkakaisa at pagtutulungan ng sambayanan tungo sa magandang bukas. Sa isip, sa salita, at sa gawa, itaguyod at ipagpatuloy natin ang pagbabayanihan tungo sa malaya at ligtas na bansang Pilipinas. Buong tapang nating harapin ang anumang hamon sa hinaharap nang may tiwalang tayo ay higit na lalakas at magiging matagumpay kung tayo ay patuloy na magkakaisa at magtutulungan bilang isang bansa. Mabuhay ang mga Pilipinong bayani, noon, ngayon, at kailanpaman. Mabuhay ang Pilipinas! Sir Vargas! Sir Vargas! Sir Vargas! Yes po, miss. Nakikinig ka ba? Opo. Oh, ano yung natutunan mo sa ating aralin? O, wala kang masabi. Tulog ka kasi ng tulog. Kakatulog mo, tapos na yung klase. O siya, class dismissed. Bawas tulog doon na yun. Baka yung ganyan. Bawas tulog kasi doon. Give it up, sir. Kalayaan. Paano nga ba ang pagiging malaya, no? Siguro, nababaliw lang ako kasi kakagising ko nga lang, pero pag sinabi ba nating malaya tayo, dahil ba yun sa kakayahan natin na gawin ang mga gusto natin kung kailan natin gusto? O kaya, ang kalayaan ay isang salita na walang katuturan at isang kasinungalingan lamang. Masasabi ko ba na malaya ako dahil kaya kong lumabas ng bahay, makasama sa mga tropa ko, makaranas ng mga bagong bagay sa mundo? O baka naman ang kalayaan ay yung mga pagkakataon lang kung saan kaya kong mahabol mga pinapangarap ko? O baka mas malaki pa doon ang ibig sabihin ng kalayaan? Eh kung ano man ang ibig sabihin nito,
paniguradong meron tong magandang layunin. Eh dahil naman pinaglaban to ng mga bayani natin noon. Baka masasabi mo nga lang na malaya ka kapag pinapaglaban mo kung ano ang tama. Kahit gaano pa kahirap. Parang yung sa Gomburza. Lumaban sila sa masasamang pamamahala ng mga praile at inisakripisyo pa nila ang buhay nila para sa revolusyon. Kay Jose Rizal naman, kalayaan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsulat at pagkalat ng katotohanan ng walang halong dahas. Tas yung kay Emilio Aguinaldo, sa pandirigma laban sa mga Kastila. Tugo, pawis, pagod at hirap. Buhay ng mga ikinagalang-galang natin, ibinuwis upang makapagbigay ng pag-asa sa tuwing gigising ang mga sumusunod na henerasyon. Iba talaga ang nagagawa ng isang salita na nagbibigay ng kapangyarihan, no? Tumatanda na ba ako? Kung ano-ano na napunta sa isip ko ngayon, na. Bayaan mo na. Hindi ko alam kung ano ang kalayaan. Hindi ko rin alam kung gusto ko malaman. Pero alam ko na ito ay isang bagay na dapat natin ipaglaban. Kaya isipin mo, kalayaan, ano ba para sa'yo yun?